Okay, we will go on to our lecture this morning, and I will give time to our search ward atau bishop sa pasak. Pagay si bisita karon kining pagka balaan sa kaminyoon kung ang pagbisita sa kababayenan. Nga importante kay nga atong pagkaistudyan kun sa kaminyoon kay ayon sa bawaan ang pagsimba wala magsugod sa simbahan o dinhi. Kaya sa may bawaan ang pagsimba nagsugod sa pamilya. Nga kung natong kaminyoon, dili siya likon, dili founded o nagagamot sa pulong sa Dilo in biblical crucifixion concerning marriage. Kuyang sa atong wala na dili atong pagsigi o simba. It is like we're playing hypocrites. But in our family, and then the book of Timothy, si Apostle Paul, nag-ingon din na nga, how can he rule the people of God kung dili niya madumala ang iyong kagalingong pamilya? Nga, awal kita, atong tanawang karong kung unsa gyud importante ang pagkabalaan sa kaminyoon. Ang scope sa itong instruction na itong pag-isutan, adunay, di manini ka punto. Una, unsa man ang kaminyoon, isutan sa nato ang mga threats ya posibleng harmful sa kaminyoon sa managtiayon. Ya isgutan sa dato ang mga prinsipyo sa kaminyoon. Ang plano sa kaminyoon, labaw sa tanan sa kinatapusan, atong i-aplikar ang pagkahimo nga puno sa balang espiritu sud sa kaminyoon. Unsa man ang kaminyoon? Ayon kung may bawaan, ang Webster nag-ingon, it is an institution designed and established by God to fulfill his purpose. Institution yun yan. Kung ato sa makita sa kang society, it is the basic unit of the society. Hindi ma-forma ang community kung malay family. Ang tala nagsugod yun ay diha sa pamilya. I-design yun siya sa Ginoo, isa-bisa sa Ginoo himself to fulfill his purpose. Aron sa paghimpit, pagkumpleto, sa katuyuan sa Ginoo, meaning kalibutan. God created Adam to represent God himself, to represent him to his creation. Labaw sa tanan, ang kaminyoon, kusa siya ka permamente sa relasyon sa gugma, kaliwala sa duha ka tao. Kaya kinintawahan na, klaro dito kayo nga Adam o Eva na yun siya. Babae o lalaki, hindi pwedeng same-sex nga marriage or same-sex nga relationship. Third-sex. Klaro dyan kayo, duha ka binuhat permamente nga gugma nga relasyon nga nagatinguha o nagapangita sa pagbibilog o sa paghimpit sa kumplitong panagkinusara. Kaya ngayon kung may bawaan, sila musulta o kaminyon, pagsun na ito sa kaminyon, matatagay sa Ginoo kung man na daan o finish pa na ka din, kini atong asawa, kini atong bana, kini ang mga single dali, kina kita magbuhat ng expectation na kini meron akong asawa o bana sa mabot, kung ano niya siya ay apan, wala niya siya problema. God will never give you a finished product. Ang usa sa pulong nga, ang usa sa subo sa Ginoo matukang Adam, o ang to cultivate, it means to bring the best of something. Ang pagpagawas sa maayo, ika sa maayo na ito pagit sa mas pinakamaayo. Kinimahimuan itong asawa o bana, God has given us the responsibility to cultivate. Kasi, minali na niya, kung sa lihan naan sa ato ang responsibilidad, ato mapagawas ang pinaka-best sa iya. Kaya nga, in marriage, we should not expect a finished product, a complete or a perfect husband or a perfect wife. Pagaw yung mataan ni mga sen. Kahon na to, ang kaminyon, permamente nga relasyon sa gugma, kaliwala sa duha, pagbiduha. Adan o iba, babae o lalaki, dili pwede nga pulos lalaki, pulos sa babae. Pero hindi mga sen nga matigwa o mabatan nun. Kay basta babae lang o lalaki. And again, kung mag-isong kaktihan ng tagugma, di man na siya pagbati. It is a decision and your feelings will just follow. Kanyang ipili ka sa Ginoo, niluwas ka sa Ginoo, huwaan na magbase sa iyang dibati. So, kung niya pang dibase siya pagbati, sige nagpangluto ng Ginoo sa ato. Sige nagkalagang probihan yun ang ipinsaran, i-decision na niya pagmayo. Kung niya habagitang luwason, pilihan o pagpapangadyan.
Ato na mga nagkalain-lain nga posible nga trips sa kaminyoon. Labi na sa trips to marital faithfulness. Ato na yung mga karason, mga sir, nga nung kaminyoon mapakyas. Ang unang rason, sukat pa niya itong 1930, ato na ay literal or actual laws of protection for our marriage. Ano man siya? Tungod kini siya sa grabe o paspas nga pagkausab sa atong kultura. Like, influensya sa media, no, in radio, in TV, sa palibot nato, no, one night stand, nakaubos pagmayo ang moralidad. Kasi nakapahuyang ng pagmayo sa pagpanalipod sa atong kamito. Sukat pa niya itong 1990. And can you imagine? Sa itong generation ko nun niya, ad-tech na kayo, advanced na kayo, technology, hindi niya na ito. Naas-budget kayo, yung sa patong kuiga, taroon 2009, kaming 2010 pa yun. Ito makita din ha, ang proposal sa itong balawa tingali, anulmin pa man, pasun na sa tingali ang divorce. Ngunit ang usa sa rason na nung kasagaran mga kaminyo na ito, kuyang trip ni sila sa kami ngayon. Kaya doon ang itawag nga 50-50 nga performance. Tungod kay wala na ito mapangandami ba nga sa both sides, sa lalaki, sa babae, ito naging self-centeredness. Kaya wala na nga ito mapungin. Ginisod na ito sa kami ngayon. Ako sa mismo na ito'y panantaw sa pangkusunan nga itong panginahalan sa kabalihan niya. Ang ako sa asawa mo usap. Kaya pagsod sa kami ngayon, ito na'y 50-50 ba? Kundi siya, isa'y ko. Nabutang sa risko. Mga ba kung 50-50 na ganit, para na sa ICU, sa intensive care unit na resulta. Gamay ang bigil sa soul sa kami niyo, kung iwa ni siya mapangandami, kung wala na itong matunay nga natay personal yun niya, pagalingon ng pagpanantaw, kalimta na itong needs sa itong kaparis. Kaya wala na itong mapangandami, masaunin na itong pag-deal inside marriage, relationship. Usahay, what do you say? Usahay sa inyong ganyo, magsugod lang sa magsugod sa mahimong wala yung hitabo nga divorce, legally divorce, but deep inside the house, nagtupad o kato, nagdungag pangaon, yung matag-adlaw ng kuyo, but there is an emotional divorce nga hitabo niya. Kaya, they just stay together for the sake sa ilahang mga anak. Tungod sa 50-50 performance. Ikatulong nga rason niya ng mga kaminyon napakyas, each individual fails to anticipate the self-centeredness of their marriage partners. Wala po mapangandami. Ikaw pa, couples enter into a marriage without fully anticipating the unavoidable trials, sufferings, and problems of life. So lang lang dito sa kaminyo, break my bank, wake up yung nga, let's exercise, purgatorio. Yan ang sakit na mauna mo na yung abot, mauna din yung kahubutan sa Ginoo. Then oftentimes, you miss the perfect will of God sa itong kinabuhi. Specifically concerning marriage. Pila bang kaya ka mga pastor karon na naguba ang ilang ministry tungod sa pagkahuyang sa ilang kaminyo? Tingnan, importante kayo na ito nga nasa PNPBFC, you must have a strong understanding concerning the sanctity of marriage. Especially kita ng mga pastor, nagigitawag nga the fixation problem ba? Bisan, patsukul kita dagway, kaghibaw na sila nga minuta, but because of this fixation problem, kinahangin sila na ito. Tungkol sa itong pagka mag-inoo, sahay, medyo pastos. Masulira, pagpabutaan dyan sila sa kamantulan. Then little by little, we become a predator. Then we destroy our marriage, and our family, and our ministry. Kung kaya wala itong mapangandami nga, doon ay posibleng mga tentasyon niya musulod.